it softly spoken with no strength. Gagawa tayo ng ano ba 'to, te? Isdang gulay, Shanghai. Isdang Shanghai fish lumpiang Shanghai. So first, kailangan syempre hugasan ng isda, tanggalan ng mga innards, mga yan, hasang, bituka, hugasan mabuti. Got it? No. And then ilagay sa kaserola at kailangan natin tong ilaga, palambutin para hihimayin later. Ibuboiled na natin. That's gonna be adobo later. Ayan. Okay, ready na siya para i-ano, palamigin, tapos hihimay-himayin. Shredded fish. Ayan na. Na palabig na natin yung pinakuluan natin galunggong. So time for ano na, hihimay-himayin na natin. I already wash my hands thoroughly with soap. Kailangan para malinis. Okay, so maghihimay-himay na tayo. Maghihimay na tayo. So bukod sa naghugas ng kamay ng malinis na malinis, kailangan mag-sanitize. Para talagang malinis yun. Hindi, hihimayin mo yan. May lasang alcohol yan. Hindi naman matutuyo naman eh. Kesa naman ano te, magkaroon ng E. coli. Dapat eh. Hugas ka na eh. Naku, mahirap na, alam mo naman sa panahon ngayon. Diba? Mabuti. Oh, ayan na, wala na. Oh. Ikaw lang naman ang kakain. Alright. Let's do this. Maghimay-himay tayo ng... dito natin ilalagay. Dito natin i-mix yung mga ibang ingredients mamaya. Ito ang mahirap na parte na yung himay-himay. May himayin. Ang tinik. Kailangan walang masamang walang masamang tinik. Tamay. Walang bones. Okay. Lahat ng masarap na pagkain pinaghihirapan. Hindi pwedeng madalian. If you want a good and delicious food, home cooked, you have to ano, to exert efforts and, you know, give it lots of time and love, syempre. Kung ayaw mo naman at wala kang tiyaga, too bad. Well, too bad. Mag-ano ka na lang, mag-junk food ka na lang, yung mga instant food na hindi mo rin alam kung ito ay malinis, kung paano nila ito prinifer. Yun ang ano doon, yun ang risk doon. Eh ito, pag ikaw ang gumawa, alam mong malinis dahil syempre, may halong pagmamahal. Diba? Trivia lang. Nung bata ako nung sa Pilipinas, sa probinsya, ano, tong galunggong na to, araw-araw ito ang inuulam namin. Halos kaya kilalang-kilala ko tong isda na to kahit nakatalikod to, nakatuwad, nakabaliktad, nakatagilid. Yes, hindi niya ako pwedeng pagtaguan sa palengke. Dahil ako ang inuutusan mamili sa pamilihang bayan o kaya sa talipapa. Bumili ka ng galunggong, puro galunggong, everyday galunggong. Pero syempre, angal ka pa ba? Kesa naman walang ulam. Anyway, piniritong galunggong, adobong galunggong, sarsyadong galunggong, tinapang galunggong, daing na galunggong, sinabawang galunggong, kinamatisang galunggong, nilagyan ng galunggong na nilagyan ng maraming kamyas o kaya manggang hilaw. Basta, ang galunggong sa bahay namin, oh, best friend. Yan. Hi, best friend. We meet again. Kaya ang galunggong is, maraming ano to, maraming isinave na buhay. Yes. Kaya huwag minamata-mata ang galunggong. Tapos nang maghimay ng isda. Look. Yan. 10 pirasong ano to, no? 10 pirasong galunggong. 8? Ah, 8 lang ba? Parang 10. 8. Okay, so 8 piraso yan, yung ganyang kadami. Gagawa tayo ng spring roll, pero ang gagamitin natin ay isda.
Ito ang ating main ingredients. Ayan. Nilaga ko na to. Pagkatapos, hinimay-himay ko talaga ng sobrang ayos. Sinigurado kong walang mga tinik at walang mga matitigas na part ng fish. So this fish is cooked thoroughly and deboned. As you can see, tuna flakes na siya. Ang klase ng isda na ginamit ko ay galunggong or scud in English. At itong ating ibang mga ingredients. Lalagyan natin ng carrots, red onions, kasi mas maganda ang pula dahil yung ano niya, mas malasa. Tapos, sasamahan ko na rin ng spring onions, meron tayong cilantro, meron tayong minced garlic, and then, I love garlic, so I'm still gonna put garlic powder. Meron tayong ground black pepper, and then garlic and herb and seasoning. Ayan. And then, yung coarse kosher salt. And then, I'm gonna put 2 eggs para mag-bind siya. Ayan, magiging bind, pang-binder natin. And, syempre, ang ating spring roll shells na super thin na pang-wrapper. Kailangan natin ito. Ito, and then cooking oil pa pala. And gagamit ako ng sunflower oil. Ito lang ang meron ako eh. Cooking oil. Okay, magbabalot na tayo. I mean, hihiwain natin muna tong mga to. Balatan na natin yung carrots. And hinihiwa natin ng maliliit yung mga carrots. Ayan, tapos na akong mag-chop ng carrots. Grabe, mano-mano. Ngayon, hihiwain naman natin ang cilantro ng maliliit din. Ayan, nakahiwa na ang ating cilantro. Now, ang hihiwain naman natin ay ang spring onions. Tapos nang hiwain ang spring onions. And then, maghihiwa na tayo ng red onions. Okay, ayan, nabalatan na at nahiwa na natin ang sibuyas na maliliit din. So ngayon, imimix na natin lahat ng mga ingredients natin, including those herbs and spices. So babatihin ko muna itong itlog para mas madali siyang i-incorporate dito. Ayan, babatihin na natin yung itlog. Na nating i-batihin yung itlog. Ngayon, isasama na natin dito sa ating fish flakes. Ano nga pala ito? 8 pieces na medium size na galunggong. Tapos, 3 itlog. I-mix natin para humalo yung eggs. Lalagyan natin ng asin na 1 teaspoon lang siya, 5 ml. Ayan. At ito yung ginamit nating asin. This yung kosher salt. And then paminta 1/2 teaspoon, 2.5 ml naman. Ayan. Tapos 1 teaspoonful na garlic powder. Ang garlic powder, depende sa inyo kasi okay naman ang garlic. Mas marami, mas masarap. So, tansyahin nyo na lang. Ako gusto ko ng may garlic powder. Tapos may fresh minced garlic also. And then, ito yung minced garlic. Yan. Isang tablespoonful. Or pwedeng dagdagan pa. Kasi as I said, garlic naman yan. Maganda yan sa health. Tapos, masarap ang maraming garlic. Yan. Then, ilagyan ko ng 1 tablespoon na garlic herb seasoning. Yan. Ito po yun. Yan, na i-mix ko na siya ng maayos. Kailangan i-mix ng maayos para mag-even yung lasa ng mga spices.
At saka when it comes to spices, pwede kayong mayroong measurement or pwedeng tantsahin nyo based on yung pakiramdam, ganun. Tapos, basta wag lang maalat dahil pangpalasa lang yan. Pag naluto na yung, nakabalot na yung ating spring roll na fish, ang magdadala yung sausawan, yung dipping sauce, yun ang balibabawi sa lasa. Kaya wag dapat ito ma-over sa alat, okay? Now, ihalo natin ang sibuyas, red onions, and spring onions. Okay? And then, ihalo natin ang carrots. And then, ihalo din natin tong cilantro. Ayan. And then, imimix lang natin. Okay, ayan po, na-mix na natin ng mabuti. Ngayon magbabalot na tayo. Ayan. Then lalagyan natin ng ating ginawang mixture. Ganyan ang karami lang. Ayan na po ang ating finished product. Ito ang aking nagawa. Ayan, ganyang kalalaki, ganyang kalalapad, at ganyang kadami ang nagawa ko sa 8 galunggong. Plus yung mga hinalo kong mga ingredients na mga vegetables and spices. So ngayon pinapainit ko na yung kawali at tayo'y magpiprito para matikman natin kung ano ang lasa ng ating galunggong what you call this lumpia or galunggong spring roll, parang ganun. Ayan, piniprito na natin, ang bango. Ayan na, luto na siya. Yep, smells so good. And ito ang ating mga pwedeng sausawan. Sukang maasim na may mga spices na sa loob, like siling labuyo at sibuyas. Or pwede tayo ng sweet chili sauce. And then syempre banana sauce, tamis ang hang ketchup. So, yan ang choices nyo na sausawan dito. Alright, I hope nagustuhan nyo ang video. At sana magawa nyo rin ito sa inyong tahanan. At kung na-enjoy nyo ito, please paki-like na lang po ang video. At maraming salamat sa panonood. Until next time, God bless. Yan, sasawsaw ko siya sa sweet and spicy chili sauce. Ito na ang ating final product. Sausaw natin sa sweet chili sauce. Mmm! Wow! Ang sarap! Sulit yung pagod ko. Yung paghihiwa ng mga ingredients, yung sibuyas, bawang, carrot, celery, at spring onions. At saka paghihimay nung fish. Dahil ang sarap. Yeah. Kung what you call this, kung like nyo ang fish ball, 'di ba? Minsan ang liit lang tapos parang hindi pa tayo nasasatisfied dahil ang liliit nga. This is fish what you call this? Fish. So parang pinalakihang fish ball. Sarap. Perfect siya sa sweet chili sauce. Alright. Kain tayo. Sana magawa nyo din to. Try this. You're gonna love it. Alright guys. Thank you so much. Thank you for watching. Bye. Seeing eyes of mine, you see. There are no trees inside of me. In this sense that I can look.